questions para sa ating mga young professionals na may mga katanungan sila na karaniwan na natatanong. I'm not sure if they found answers na. But now, as an expert, diba, with 11 years of experience. Yes. We, Miss Clari, Coach Clari, will answer these questions. First is, paano po ako mag- sabi ng isa nating young pro, paano po ako mag-apply ng trabaho nang wala namang experience? Alam mo, yan din yung tanong ko sa ano, no, nag-work ako. Pero, katulad na experience ko, by the way, disclaimer lang, we will answer this question based on our ano testimony or recommendation. Maaring yung nag-work sa amin ay maaring hindi totally mag-work sa inyo, pero we are inviting you, encouraging you to look the way we are looking para matingnan nyo yung ano, yung kung may side ba kayong pwedeng makuha or may learnings ba kayo na pwedeng makuha sa mga sagot namin. At syempre, kung meron din kayong mga sagot, go lang. I-share nyo din sa amin, di ba, malay nyo. Yung pala yung ano, kailangan ng iba pa nating mga kasamahan. Yan. So, yung sagot ko sa number one, syempre, una, kailangan talaga natin mag-start sa bottom. We need to build our foundation. Kasi, dun sa bottom na yon, nandun yung mga basic na kailangan natin matutunan kung saan nating industry gustong pumunta. And ang masasabi ko dito, yung nag-venture ako sa financial industry, alam niyo po, willing ako kahit na sa current work ko, parang manager ako, willing ako entry level kung bibigyan ako ng opportunity para lang malaman ko yung mga basics doon sa gusto kong industry. At syempre, kailangan natin, katulad ng pinag-usapan natin kanina, Rose, kailangan natin i-enrich yung skills natin. Yes. Dito nga eh, whether may ano ka, diba? Whether may experience ka or bago ka, talagang maging gutom ka sa mga sa bagong kaalaman. Yeah, mm-hmm. Continue to learn. Yeah, and huwag matatakot, diba? Ganun talaga sa umpisa, mahirap, di ba? Yung iba, madali lang magharap ng work, good for them, pero huwag nyong expect na magiging madali ang laban. Mm-hmm. Di ba? Kaya nga, as we go along and as we gain more experience, di ba, through the years, mas maiintindihan natin kung ano yung passion natin, kung ano talaga yung love natin. Yes! Yan. So, ang ating second young pro would ask. So, ang ating second young pro, ang kanyang question ay, paano po ba mag-ask for promotion? Ayan. So, para sa mga katulad ko dati, nang mahiyain, di ba? Yan kasi natin, di ba, karaniwan sa ating mga Filipino. Oo, maghihintay tayo, we will work hard, ganyan-ganyan, hanggang sila yung mag-promote sa atin, di ba? Pero, alam nyo po, huwag nyong hintayin na parang i-offer sa inyo ng boss nyo yung promotion. Maganda kung updated yung boss nyo talagang actively na nakikipag-usap siya sa inyo about it. Pero po kayo bilang empleyado, meron po tayong performance review sa mga work natin. Diba? Minsan once a year, minsan twice a year. So ito yung best time para i-discuss nyo sa immediate leader nyo or sa boss nyo, kung sino man, yung goal nyo sa buhay nyo na ma-promote at humingi ng guidance sila kung ano nga ba yung kailangan mo para ma-promote. So, alam nyo po, by asking this question or by sharing this to your boss, ang marireveal ng katanungan nito sa inyo ay ano nga ba yung future mo sa company mo? At ano nga ba yung plano ng IL mo sa'yo? At ano ba yung kailangan mong i-improve? So, katulad nung nangyari sa akin, nagiging parang dumating ako sa point na alam ko na kailangan ko na ma-promote. Parang parang cycle na lang yung work, parang wala nang challenge. Parang ano na lang, no? Same. Oh, same. Wala nang new.
Yes. Tapos alam mo Rose, ang ginawa ko, talagang kinausap ko yung boss ko. Sabi ko, pwede po ba tayo mag-usap? Kasi tapos na yung performance review. At nung na-performance review, masyado pa akong weak. Alam mo yun, parang hindi pa ako ka-firm about sa worth ko bilang empleyado. So, nagpa-schedule lang sa kanya. Sabi ko, pwede ba tayo mag-usap? Engineer ko na, oh, ito po yung goal ko. Gusto ko sanang ma-promote. May plano po ba kayo para sa akin bago ako mag-explore ng opportunities sa labas? Or may kulang po ba sa akin para ma-promote ako? Ano po yung kailangan kong ma-improve or ma-achieve para po ma-light up ako for promotion? Ganun ka straight to the point, Rose. At alam mo ba, dahil doon sa pag-uusap na yon, yung IL ko, meron na pala siyang plano sa akin pero medyo mabagal dahil sa mga process. Pero dahil sa pag-uusap namin yon, talagang napabilis yung proseso at nabigyan agad ako ng feedback. So wag po tayong mahihiyang kausapin yung mga tamang tao para sa career path natin, kasi buhay natin yun, di ba? Career natin yun. Huwag ka makintay dyan na 3 years ka na, 4 years ka na, wala pang nangyayari, di ba? Parang meron din nga ako mga office mate nun sa SG na may target siya, by 3 years dapat promoted na ako. And if not, I have to talk to my direct supervisor para alam ko kung fit pa ba ako dito sa kumpanyang to. Ganun yung attitude niya. So, tayo kasi hindi naging ganun yung culture natin. Parang, nahihiya pa. Kasi ako, kung maririnig ko to, nung early days ko na nagtatrabaho, ay, pwede pala yun. Oo. Parang, di ba? Parang hindi kasi siya common na mag-speak up ka o i-promote mo kasi deserve ko to. Parang ganun kasi yun, di ba? Di ba kadalasan nangyayari sa atin, hindi ako pinopromote or walang increase, ganyan, maghahanap ako, magre-resign ako. Oo. Diba, na hindi man lang muna tinatanong, diba, yung plans. And yung iba, maabot pa sa point na nagkakaroon ng sama ng loob sa company. Pero hindi naman sinishare, binibring up, diba? So, thank you sa ating mga young pro na nag-send na kanilang mga questions. So, we move on sa ating third question for tonight. Ang sabi ng ating young pro ay, anong payo ang mabibigay nyo for effective proposal presentation? Well, yan yung mga may mga ipopropose sa kanila mga boss, sa big boss. Ayun, so nag-question ito. Ayan, syempre, make the most out of the opportunity na meron ka, na binigyan ka ng boss mo para magsalita. At syempre, unang-una dyan, alam naman natin na kailangan natin aralin talaga yung proposal. At alamin natin yung value ng ipopropose mo, di ba? Dapat sa'yo pa lang sold out na, hindi yung parang ikaw 50-50. So, bago ka... di ba? So, bago ka tumayo sa harap ng boss mo, dapat feel mo na at alam na alam mo na, di ba? Kahit na ikot-ikutin pa yan ng boss mo, alam na alam mo. So, after nun, itong isa-share ko sa mga susunod, ito yung mga natutunan ko sa mga pinapakinggan ko at inaaral ko ng mga resources online. So, at naniniwala din ako dahil na-try ko. First, sabi doon ay, know your audience. Dapat kilala mo sino makikinig sa'yo. Kasi, for example, kung ako merchandiser at puro numero ang aking dinediscuss, at yung pagpo-propose ko ay hindi merchandiser, so hindi siya ma-number. So, kailangan kong i-convert yung mga sasabihan ko in such a way na maiintindihan niya ako, kasi kahit na ang galing-galing ng presentation ko, kung hindi niya naiintindihan, 'di ba? Wala rin. Oo, kasi ikaw lang din nakakaintindi ng pinasabi mo. Diba? Oo, kahit na galing ka sa sarili mo. And yung pagdating naman sa structure, kung paano mo sasabihin or propose yung yung proposal mo, talagang proposal mo. Ito, useful tips na nakuha ko dun sa pinapakinggan ko is, sabi niya, structure mo daw yung sasabihin mo in 2-3 parts lang, di ba? Ang bilis lang. Sabi niya, what, so what, now what? So dun sa first, so what, ano ba yung gusto mong sabihin, di ba? Ano ba to? So what? Ano ba yung advantage or purpose ng gusto mong sabihin?
di ba? Now what? Ano yung gusto mo from your audience? Ano ba yung kailangan mo sa kanila sa based doon sa sinasabi ko? So, ganun lang kasimple. So, paikliin natin kasi kadalasan yung mga boss natin ay mga busy. Konting oras lang yung nabibigay nila. Kaya direct to the point. Yes, direct to the point. Ano, no? Proposal presentation. So, we've got two things para dyan sa sagot. Sa tanong. Young pro, know your audience and the structure of what, so what, now what. Diba? Yeah. Sa mga kapwa natin, Young pro, if you want to know more details and ano, no, magkaroon tayo ng in-depth discussion about this, comment nyo na or send us a message so that we would have a discussion about this, diba? Kasi malawak siya eh, diba? Ano, binilisan ko lang, Rose, totoo, malawak yan. Malawak yung tanong, and if you want to really have that, ano, no, na tips pa, mas ma-detail, and you have that question pa, out of this question, you can send us a message kung paano ba to, diba? Eh, we only have 7 questions, so we are now in our 4th young pro na magtatanong sa atin. Ang tanong niya ay, ano po ang magandang gawin kung nakaka-experience ng toxic culture sa loob ng pinagtatrabahuhan tulad ng power tripping, close-minded na boss, favoritism among employees, false reporting? So ang tanong niya, no, ay about na sa workplace. So, ano to, hindi to tago sa mga ano natin. At maraming nakaka-experience nito, lalo na baguhan ka man or matagal ka na sa work. So, paano ba yan, Coach Clari? Unang-una, na-stress din ako sa tanong niya. Paano ang dami? Sabi ko, may solution pa doon? Ayun. So, ito mga inong pinagmumunihan ko tong mga bagay na to. Ito yung mga bagay na hindi mo kayang i-control kasi ito yung response ng mga tao sa paligid, 'di ba? At kung hindi na healthy yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin kasi 'di ba, ang kaya lang nating baguhin yung sarili natin, diba? At kung hindi na healthy ito, I think for me it's better to change the environment by, diba, kung toxic na, parang resign from these things kasi ano, hindi mo wala kang kapangyarihan para sabihin sa boss mo, oy, huwag kang ganyan. Baka power tripping. Oy, huwag kang power tripping, 'di ba? Ang kaya mo lang gawin kapag talagang alam mo yung by the book na direct na ano, na pwede mo siyang ipa-HR kasi may ginawa siyang something sa iyo. Yun yung mga pwede mong gawin, pero yung mga culture na nandyan na that hindi mo na kaya pag-uwin. For me, change na ng environment, diba? For your mental health. Lalo na kung hindi, wala ka na rin growth. Oo, correct. Okay. Na sa'yo yung katoksikan ng culture. But we are not promoting kung bago ka pa lang, diba? Tapos, nakasimula ko pa na, ay, hindi ko feel dito, magre-resign agad ako. Hindi na siya pala yung toxic, no? Ito pala yung toxic eh. O baka mamaya kayo naman yung toxic. Kaya kailangan sapat na pagmumuni-muni kung yung mga bagay ba na nangyayari sa'yo ay within your control or not. Oo, at saka hindi mo naman yun, hindi ka agad magde-decide agad na hindi mo magde-decide agad dahil emotional ka during that day, at hindi ka rin naman magtitiis lang dahil feeling mo na ay, eto na lang yung kumpanya na maaring tumanggap sa akin, di ba? So, yan. And thank you for reminding us, Coach Clari, na mag-resign. To have a healthier environment. To have, naipahalagahan din ang ating mind para sa ka-healthy, hindi lang ng physical natin kung exhausted na, di ba, sa OT or whatsoever pa for that employer. And ating next young pro ay, question niya ay, paano po mag-know sa boss kung hindi related sa job description ko yung
binigay niyang task or sobrang dami niyang binibigay na trabaho at imposible kong matapos. So I think in a way medyo related to sa previous question, no? Oh, eto kaya pa to nga, no? Masolusyonan. Pwedeng hindi ka pa mag-resign dito. Ayun. So una, ano, may dalawang question, no? Paano mag-know sa boss kung hindi na related? At paano pag sobrang dami? Sagutin ko muna yung pag sobrang dami. So kung imposible na para sa'yo, para matapos yung hinihingi ng boss mo, pwede mong tanungin yung boss mo or IL mo kung ano ba yung priority na kailangan mong matapos doon sa mga tasks na binigay niya. At kapag binigay niya yun, bigyan mo siya ng estimate kung kailan mo talaga kayang matapos ito yung task na yun. For example, ay sorry, kunwari hinihingi niya na bukas pero alam mo na kailangan mo at least 2 days para matapos. Sabihin mo, sorry po, kahit gusto ko man po matapos agad, hindi talaga kaya ng oras kasi it will take me, lalo na sa mga manual, di ba? It will take me 2 days para ayusin po ito. At kapag nasabi mo sa boss mo kung mabuti yung boss mo or kung maayos yung boss mo, kadalasan ipo-provide niya yung need mong resources para matapos yon or i-extend niya yung ano, yung deadline. So pwede, uy, kukuha siya ng isang manpower para sa manga para matapos yon. Or sige, at the very least, sige, 2 days, isend mo agad sa akin itong hinihingi ko. Ganun yung pwedeng mangyari kapag nakipag-usap ka ng maayos sa boss mo. At syempre, Rose, kanina, diba? Kailangan talaga i-communicate. Kaya doon papasok yung soft skills natin na communication. Yes. Yes, sir. Yes, ma'am. Diba? You have to speak for yourself na hindi ko po talaga siya kaya. And it doesn't mean na nire-reject mo kung ano yung binibigay sa'yo. It's just you being honest na at this time ko po siya madedeliver. Ito po yung estimate ko. Maganda. Syempre, hindi mo siya sasabihin 5 minutes before. Deadline. O, oh, diba? Kasi nung sa amin dati, may specific na, dahil nag-handle din ako ng team. So, may times na, dahil hindi niya alam kung paano niya i-communicate, na nahihirapan na siya. No, from time to time, diba, chine-check naman, kasi depende sa industry namin sa IT, sa software development. So, si developer ay nag-estimate siya. Sinabi niya, madi-deliver or ma-fix niya ng ganitong date and time. So, nagsabi siya na hindi niya madi-deliver 5 minutes before nung due date. So, syempre, ano pa magagawa nung leader mo, di ba? Ano pa magagawa nung supervisor mo kung 5 minutes? Kung maaga natin siya maiko-communicate, at least, makaka-ano siya ng workaround na pwede niya yes. client, di ba? Kasi, kumbaga, yung manager din naman natin, hindi lang naman sa kanya nagtatapos yung i-deliver. Oo. Oh. Magpapasahan din siya, di ba? And may ipit din yung kayo as a team, di ba? And which is part na ating soft skills yung teamwork. Di ba? Kaya napakahalaga na... Gawin. Kasi nasabi mo kung ano talaga yung totoo. At hindi mo nung siya sabihin, syempre, ng 1 week before pa lang, nadi-discourage ka na, di ba? Hindi ko ito ba tapos. So, alam mo, Rose, kapag kinomunicate mo, para kayo nag-brainstorming ng IL mo eh. Para pwede ka pa niyang ma-advise or bakit ito nag-take ng time? Alam mo, pwede mo gawin shortcut, ganyan-ganyan. Yung palawan lang kaya, di ba? Totoo kasi, ano siya eh, hindi ka naman niya, parang nadyadyan kasi kayo as a team para tulungan ka niya, hindi naman, sa experience ko ha, kasi may mga, hindi natin alam yung experience. So, it's sure naman. Kaya nga pag number 4 question, na-resign ka na. Makapuan natin yung project na, hindi, bindi ko sa'yo yan, sa'yo lang yan. May mga ganun kasi ding environment. Well, tayo, nasa environment tayo na, ay, okay, kung hindi mo siya maano, ano yung pwede natin gawin. Inuupuan siya, pinag-uusapan, para makapag-produce ng output. At hindi lang siya, accountable ka for that. Accountable ka talaga for that kasi in-assign yun sa'yo. And mas mahirap naman kasi kung 5 minutes before your due date mo lang sasabihin na hindi mo pala matatapos.
Yan. Meron pa isang question. Ay, may... Ay, kanoon pa pala. Oh. Masyado tayo. Okay, diba? Na-excite tayo, diba? Paano mag-no sa boss mo kung hindi related? Yan. Kapag hindi, pag wala sa job description mo, so ina-assume ko ito yung pabili ng coffee, ganyan, or ano pa ba yung mga wala sa job description? Personal errands na nung boss. Yun, personal errands. Yun. Ano, talagang kailangan mag-say no. Kasi, pwede mo sabihin, ano, sorry po, hindi ko magagawa yan kasi kailangan kong gawin yung totoo mong trabaho. Ito po, ganyan-ganyan. Ito yung mga dapat kong unahin. So, straight to the point. Actually, inisip ko po, ano bang tamang gawin? Pero, yun lang talaga yung solusyon eh. Parang sabihin mo na hindi mo magagawa yan kasi ito yung mga bagay na gagawin. Yes. And hindi mo yung sasabihin na nagdadabog ka, di ba? No, ayoko nag-tantrums. So, kasi sa akin naman, na-experience din ako na hindi ko siya kayang gawin dahil masyado siyang technical for me. So, what I did is, nag-email ako. Nag-email ako na I cannot do it. Pero, eto kasi yung expertise ko. Dahil that time, alam ko na kung ano yung ano ko eh. Kung ano yung strength ko eh. What if ganito yung gawin natin? So, hindi ka lang, sa akin nun, hindi lang ako nagsabi ng no. Nagbigay ako ng suggestion sa pwede namin gawin. Kasi nga, I see us as a team. So, hindi man siya, hindi ko man napayes yung supervisor ko. But, ano, I know na para sa side ko, nagawa ko yung part ko na sinabi ko na hindi ko to kayang gawin. Hindi man siya inalis sa akin na project. Project kasi yun eh. And about coding, and it's not my strength. So, ano, hindi man siya inalis sa akin, pero alam ng boss ko kung ano i-expect niya sa akin. Correct. Kaya pag pinabili ka ng kape, suggest mo kung pag-grab ka na lang. Yan. Tsaka, ano, you know, hindi, sa akin, hindi agad ako mag, dahil no ang na-receive ko, hindi agad ako nag-resolve na magre-recite agad kasi may kailangan pa akong gawin sa ano ko sa company kong nasa. So, yun. So, marami pa tayong mga common questions na ating mga kapwayang pro. So, kung meron kayong mga questions na hindi nabanggit sa na ating community, you can comment it or send us a message. Ha? Don't forget na reachable kami. Our lines are always open for you. So, next question na ating young pro. Kung leader ka, paano pasunurin ang mga tao? Wow, napakagandang tanong yan. So, as a leader, paano ba pasunurin yung mga tao? Unang-una na gusto kong sabihin dito is, syempre, kailangan malaman ng mga tao yung ano, yung bakit nila ginagawa yung bagay na yun at ano ba yung value ng task na ginagawa na naka-assign sa kanila. Kasi kapag alam na nila yung value na yon, mas madali mo silang manavigate doon sa objective ng team nyo. Okay? So, may isang ang i-share na story dito, Rose. Nabasa ko lang siya doon sa ano sa How to Make Friends kay Dale Carnegie. Dale Carnegie. Carnegie pa yun. Nakalimutan yung author ito. So, favorite kay example niya. So, ngayon, ano, doon sa real life na nangyari to. So, yung leader pumunta dun sa construction place, tapos yung mga construction worker hindi nagsusuot ng headset. So, bilang leader siya, parang gusto niya nang sabihin, bakit hindi niyo sinusuot yung mga helmet niyo, ganyan-ganyan. Gusto niyo pong ma-accident or what, gusto niyo mag-rant. Pero, ang suggestion or yung tinuro dun sa book is, kailangan mong gumamit ng strategy to make them wear on their own or mag-decide sila na suotin yung helmet na yun. At alam nyo po ba, ayaw ng mga tao na parang talagang inuutosan sila or isuot mo yan. So, ang strategy na ginamit niya is, tinanong niyo yung mga tao, bakit ba ayaw mong suotin yung helmet? Masikip ba? Hindi pa sapat yung protection ng helmet? Alam mo ba, tapos after niya, sinabi niya kung bakit kailangan mag-helmet. Alam niyo ba, kasi hindi natin alam yung accident or pwede mangyari kapag hindi kayo nakasuot ng helmet. So, ganun yung nangyari. Wala naman sinagot yung mga construction worker. At pagbalik ng leader na yun, nakita niya na
nakasuot na yung mga construction worker ng helmet. So, based din sa story na yon, yun nga, kailangan mong mag-extra mile para kilalanin yung tao at explain sa kanila kung bakit nila kailangan gawin yun at alamin kung bakit nila hindi ginagawa yun. Kasi for sure, may reason kung bakit hindi mo sila napapasunod. At as part ng pagiging leader, diba, yung pagmamanage ng tao, yun yung isa sa main task natin na magkaroon ng magandang work relationship sa kanila. At matulungan sila ma-improve din yung sarili nila as an kasi by doing that, parang ma-feel ng mga tao na you are after their welfare at hindi lang doon sa work na kailangan nilang i-deliver. Diba? Kagaya nung sa construction. Hindi lang basta matayo yung building. Siyempre, paano matatayo yun kung kayo hindi kayo okay, di ba? So, same yun. And, maganda nga yun na, isa din kasing key is, we know how to listen bilang leader. Yes! Yun kasi yung, kung masyado lang tayong pushy na, hindi, kailangan mapasunod ko to kasi leader ako. Kung we are looking at the role, di ba? At hindi yung objective ng work, mas mahihirap talaga tayo. Kasi sa akin naman nun, ang experience ko is, dati nakahandle ako ng mga mas tenured sa industry, mas matanda sa akin, mas may experience, di ba? Ng mga tao na kailangan silang, maging submissive dun sa plan as a whole. Pero, syempre, dahil nga may experience sila, di ba? I can learn something from them. Hindi dahil sa leader ako lang yung magsasabi na ganito, ganito, ganyan, di ba? So, tayo, we should know how to listen din. Bago man yan, or matagal na sa kumpanya, or fresh graduate man yan. Kasi, hindi naman, kasi meron pa rin mga bagong mga matututunan sa bawat isa. Kaya nga, again, soft skills, di ba? Flexibility and adaptability plus teamwork pa din. Di ba? Ang dami mong nagamit. At yun na lang, ikasama dyan, di ba, yung communication. Yes. So, para sa ating last na question ng ating young pro, last question ay, how to give constructive criticism na hindi mauuwi sa misunderstanding again? This is about speaking up. Diba? Yes. Yan. Kadalasan, diba, pwede din magamit to ng coworker mo at syempre, pag ikaw yung IL, ito din yung pwede mo magamit. So, based on my experience, ang best na nag-work sa akin para magbigay ng constructive criticism ay ang tinatawag na sandwich method. So, yung sandwich method ay parang sandwich. So, positive, negative, positive. Diba? So, before ko start yung sandwich method, ang nature daw ng tao ay may wall siya kapag binibigyan mo siya ng negative feedback. So, yun, kaya pag nag-umpisa ka ng negative feedback, for sure, yung wall niya ang taas-taas na hindi niya makikinig sa iyo. Kaya ito yung perfect for me na pwedeng i-share sa inyo. So una, gagawin niyo is start by acknowledging kung ano yung ginagawa, kung ano yung maganda nilang ginawa. Appreciate yung maganda nilang ginawa. Hindi yung plastic na appreciate kasi ma-feel naman yun ang tao. Yung talagang nagawa nila. So for example, may output kang hiningi sa kanila at pinasa nila pero hindi ka satisfied kasi may nakita kang mga kailangan paggawin or na-miss out. So start mo, "Uy, thank you, napasa mo on time yung hinihingi ko. Thank you for the effort that you have given." Ganyan. Next naman, sabihin mo na yung feedback mo or yung mga bagay na kailangan niyang i-improve. So, pwede mong sabihin na, pero next time, parang pwede mo palagyan to ng tamang header or make sure tama yung mga formulas na nilagay mo kasi i-present natin to sa boss, kaya kailangan tama. At ano pa yung mga napansin mong dapat i-improve? Ang next doon, yung last, is yung positive na at the end of your conversation, make sure na you input the, hindi input,
you leave the positive impression like na naniniwala ako na next time kaya mo na itong gawin, mapu-perfect rin natin to, alam to eh. So, ganun. Yan. So, thank you that for that sandwich method, no? Kasi, sino pa naman na ayaw na gusto ma-appreciate, di ba? Pero, maganda na nai-communicate natin to doon sa tao na ano no, na concerned talaga tayo na mag-grow siya or ma-enhance pa kung ano yung ano skills na meron siya. Na hindi lang naman talaga na, hindi naman natin siya binubola, 'di ba? At ano at hindi dahil sa super ano tayo no conscious or pinipilis natin siya. And syempre maganda pagka nag-give tayo ng constructive criticism natin. Hindi tayo emotional kasi matter of fact lang, 'di ba? Yun lang talaga yung pag-uusap. Yun lang talaga na ang objective mo lang talaga is ma-improve kung ano yung project na meron kayo, na involved kayo parehas, 'di ba? Nothing personal. It's just about the project and about work. Yun. Kasi pag hinaluan natin ng emosyon, doon yung maghahalo-halo na yun. At doon mauuwi, isa mi sa understanding. And so maraming salamat sa mga young pro na nag-send sa atin ng questions. And if you are interested and if you like na mag-join sa ating SNJ Young Pro community, you are all welcome to join. And if hindi mo alam kung young pro ka ba, watch our previous episode about who are the young pros, wanted young pros, di ba? We also have mga fellowship na ipopost namin ang calendar. Mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Follow nyo and like nyo para maging updated kayo sa mga events na meron tayo. And with that, thank you Coach Clari for joining us tonight. Napakaganda ng iyong mga input and mga sharing natin about sa mga questions nila. At marami pa yan, this series na ating Young Pro Starter Kit. So don't forget to pag-watch ating previous episode at ating mga other segments, ang YTV, every Wednesday! Wednesday! Every Wednesday, 8 p.m. para to sa ating mga youth, para sa ating mga estudyante na mga kabataan at sa mga young at heart din. Diba? And of course, SNJ Journey every Thursday, 8 p.m. And mapapanood kami Facebook and YouTube. Also, yeah. every Friday? Friday, Real Talk. Watch out for new episodes. So, keep posted sa ating Facebook message. Yan. So, Real Talk is for adults. Adults. Sa mga married couples. Yeah. Sa mga couples. Okay. So, I have this question. Ating finale question. Miss Universe question. Yeah. sa tagal mo na nag-work, di ba? At may mga na-handle ka na rin tao. Ano yung masasabi mo sa kapwa nating young pro na asking this question? How to be the best employee? So, maraming sagot dyan. Pero, for my personal point of view, ang pinakasagot ko dyan is make God your employer. Katulad ng sinabi ko, kasi pag si God ang employer mo, di ba? Ano pa, takot mo lang kung bibigyan mo siya ng substandard na output. So, alam nyo, nung ginawa ko yun, yung testimony ko sa work, yung promotion ko sa work ay naging sunod-sunod kasi nag-reflect ito kung sa mga output ko, kung paano ako makipag-communicate sa mga tao, sa ayan ko. Kaya ito yung sinishare ko sa inyo na best advice kung gusto nyo maging best employee. At ina-invite po namin kayo kung gusto nyo
itahak itong landas na to kung saan si Lord ang gusto mo maging employer, wag po kayo mag-hesitate, mag-message sa amin. At tutulungan po namin kayo sa journey na to into having a wonderful relationship with God. It's not an easy path, pero for sure, it's a wonderful yes. Hindi mo kailangan magpasa ng napakagandang resume. Yes! Or interview ko. Sa interview, message lang na you're in. So, yun, thank you for that pang Miss Universe na sagot. And if we, thank you din sa mga insights and sa ating thank you mga kapwa namin Young Pro na nag-join sa amin tonight via chat. Di man namin mabasa ng live and we know na may this video. If you find this video helpful, don't forget to share and like this video. Share this to sa mga tao pa, mga kakilala nyo pa na alam nyo matutulungan nito. So, thank you everyone. Have a good night. See ya. Bye-bye. Thank you.